humihingi ng tulong sa Foreign Recruitment Agency dahil laging naninikip ang kanyang dibdib at nahirapang huminga. Ang sagot ng agency, nasaan yung agency nito? Ang sagot ng agency, pakitaas ang kamay. Ang sagot ng agency, parang gusto ko magmura eh. Ang sagot ng agency, nag-iinerte lamang ikaw. O nag-iinerte lamang at malamang na homesick ka lang. God damn. Son were both deployed in Saudi Arabia. July 24, 2024, nung humingi po ng tulong sa aking pagtanggapan ng asawa ni Jeline Arguzon na si Mr. Jeriel Amatorio, naghihinagpis na malaman ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng kanyang asawa. Ang sinabi lang sa kanila na cause of death ay unknown. At walang malinaw na pahayag ang Insana Agency kung bakit ganito ang sinapit ng kanyang asawa. Si Jeline ay na-deploy sa Jeddah bilang isang household worker noong June 16, 2024. Let me repeat it. June 16, 2024. Simula noong June 27, 2024, few days later, hindi na nakausap na kanyang asawa si Jeline hanggang sa natanggap nilang masaklap na balita na natagpuang patay si Jeneline noong July 19, 2024 sa bahay mismo ng kanyang amo. Samantalang humingi rin ng tulong si Alberto Saison upang mabigyan linaw ang biglang pagkamatay ng kanyang asawa na si Reolyn Saison sa Saudi July 15, 2024. Sa kanya at sinabing naninikip ang kanyang dibdib, kinabukasan July 16, 2024, nabalitaan na lang pumanaw na siya. Ayon sa medical report, cardiac arrest ang ikinamatay ni Reolyne. Ngunit sabi ng kanyang mister, matagal na siyang humihingi ng tulong sa Foreign Recruitment Agency dahil laging naninikip ang kanyang dibdib at nahirapang huminga. Ang sagot ng agency, nasaan yung agency nito? Ang sagot ng agency, pakitaas ang kamay. Ang sagot ng agency, parang gusto ko magmura eh. Ang sagot ng agency, nag-iinerte lamang ikaw. O nag-iinerte lamang at malamang na homesick ka lang. God damn. Nag-iingalo na yung tao, pagbibintangan mo ang nag-iinerte lang at dahil na homesick, anong klaseng nilalang kayo? Sa halip na kaawaan, mataranta, puntahan, ang taong humingi ng tulong, pagsasabihan nyo pa na masakit na pananalita na nag-iinerte. Panorin po natin ang kanilang mga complaints. Sabi niya na po sa inyo ang dahilan kung bakit ano pong ikinamatay. Yung nga po, sir, po po yung masabi sa amin kung ano po ang dahilan. Tinatanong po namin tapos naging ipo kami ng picture po na ano. Wala po silang ipasa. Nag-report po kami po sa agent niya. Wala po silang ginawang action. Actually, sir, wala po pong sinasabi sa amin yung cause of death po ni worker. At bakit po? Bakit hindi po alam yung cause of death? Di ba meron kayong counterpart doon? Yes po. Oh. Wala po pong binibigay kasing certificate ng pagkamatay po ni worker. Sir, kasi nung ito pong nakaraan, ang sinasabi po ng agency, nagpamatay daw po yung mapabid po. Kailan niyo po nalaman na may nangyari na pala kay Mrs.? Nalaman ko po yun July 16 po ng alas 6 ng umaga po dito sa atin sa Pilipinas po. Nasabi niyo na po ba sa inyo ang dahilan ng pagkamatay? Ang nakalagay po sa death certificate niya is natural death. Pero ang ano niya po kasi yun, masakit po yung likod niya, pagkadulas niya po yun. Sir Delberto, nasabi ba sa inyo ni Mrs. kung gano'ng katagal na yung karamdaman niya na masakit ang lalamunat, masakit ang likod? Bali ilang beses na po siya nag-report sa agency po doon sa Saudi. Hindi po siya pinapansin. Nasabi daw po nag-inarte po siya. Yun po nung
ng pagtawag po sa akin noong July 15 po. Hirap na po talaga siyang huminga. Tsaka nagahabol na po talaga siya ng hininga yun. Masakit na daw po talaga yung likod niya. Halos hindi na po na makausap ng maganda. Malala na ano makausap niyo si Mrs. Opo, malala na po talaga po. Ito yung paulit-ulit na problema, sistema, na I would like to find a solution. Kung meron mang konsuelo de bobo na tayo mapapala sa dalawang kaso na inyong napanood, ay yung suspendido na ang agency. Suspendido. Anong meron sa suspension? Well, ito po yun. A week from now, or a month or so from now, the suspension might be lifted. And again, they'll be allowed to operate. Another scenario, magsasarang agency, magbubukas ng panibago using a different name. And again, the people who'll be running the agency are the same people na naging pabaya. At paulit-ulit na lang cycle. Admin case. Cases that will be filed. And the result will be suspension. Suspension here, suspension there. Lifting of suspension here, lifting of suspension there. And I want to put a stop to this. Magpapasa po ako ng batas na para yung mga agency naging pabaya at naging dahilan ng kinamatay ng ating OFW, mananagot sa kulungan. Gusto ko makita ng recruitment agency na nakulong. Hindi man siya illegal, pero siya ay naging pabaya. Matapos niya ma-deploy ang OFW natin sa ibang bansa, naging pabaya na siya kasi kumita na siya eh. Diba? Nakinabang na siya sa salapi. And then after that, tatalikod na siya. And then, they don't care anymore. And that has to stop. Paulit-ulit na lang. Wala pa akong nakitang agency o narinig na isang agency na nakulong dahil sa kapabayaan. And I promise you, under my watch, may papasayang batas na yan. At meron akong gustong makulong at masampulan. At yan ay isang malaking kasiyahan para sa akin. Mas maganda kasi rin at the same time, dito sa mga resource persons natin, DMW and OWA, na huwag na nating hintayin na may makulong. Sana huwag nang dumating sa ganung punto. Dapat prevention, preemption. That's why we have to have a very strong, strict monitoring mechanism. Matagal natin pinag-usapan dito na namomonitor yung OFWs natin. The moment na sila ay tumapak na doon sa bansa na kung sila ay na-deploy, saan sila na-deploy, doon papatak yung metro ng pag-monitor sa kanila. On a regular basis, and that should be computerized, na hindi na kailangang manual, tinatawagan yung OFW, kumusta ka na, nakarating ka na dyan, kumusta ang accommodation mo, kumusta ang pagkain mo, kumusta ang treatment sa'yo, etc., etc. Sinabi ng OFW, I'm okay. A month after, tatawag ulit. Pag sinabi ng OFW, hirap ako, pull out muna. Kailangan siguro i-seminar. Kausapin, pagamot. Sa kaso ng isang OFW natin today, nakita niyo naman, buwan pa lamang po, namatay na at ang sabi ng Saudi authorities, natural death. Anong ibig sabihin ng natural death? Not defined. So kung natural death, sakit sa puso, eh di ba meron ginagawang thorough check-up bago ma-deploy ang ating OFW? So, nagkulang na naman ang agency rito. Meron naging pabaya. But anyway, that we have to find out today. Sa kasalukuyan, parehong kaso ni Jeline at Riolin ay pending investigation and awaiting autopsy result. Ngunit para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, sa bawat araw na walang malinaw na report tungkol sa kanilang pagpanaw, mas lalong bumibigat ang kanilang dibdib habang nag-aabang. Hindi sa kanila masayang pagbabalik, kundi sa kanila mga bangkay. Napakalungkot at napakabigat isipin.
parang deja vu lang. Narito na naman tayo upang pag-usapan ang kanilang mapait na sinapit. When this committee heard the case of Julie B. Ranara last year, we strongly recommended the adoption of stricter measures to ensure the constant monitoring of our OFWs abroad. Among others, we recommended the following. Number one, that the DMW and OWA should improve and intensify their systems for monitoring, communicating, and in rendering support and immediate assistance to our OFWs. Number two, that licensed recruitment agencies should equally share the burden of strictly monitoring their deployed workers, and their capacity to do so must be closely watched by our agencies. Kailangan dumaan sa karayom ang mga recruitment agencies na ito upang sila din mismo ay may kakayahang mag-monitor at agarang makatulong sa mga OFWs pag nagkaroon ng problema. Number three, that prospective foreign employers must undergo some form of screening. Very important sa akin to. Kung yung ating mga OFW, bago sila ma-deploy, katakot-takot na screening, yung kanilang background, police clearance, and NBI clearance, barangay clearance, court clearance, kung ano-ano pang klaseng clearance, health clearance, ini-screen sila. Pero yung mga employer nila, hindi ini-screen. Kung sila ba'y karapat-dapat na tumanggap ng OFW natin. Paano kung yung amo ay siraulo? Paano kung yung amo ay palasubas, tarantado? Kawawa naman ating OFW. Dapat nahulin sa screening, so wag na natin i-deploy doon yung ating OFW matapos lumabas yung result na yung amo na nag-request ng OFW ay may problema pala. That prospective foreign employers must undergo some form of screening, sinabi ko, to assess their neuropsychiatric status, their medical records, criminal records, if any capacity to pay, and to provide safe an environment for OFWs. Marami akong kasong na-receive sa mga nakaraan na yung amo walang pambayad. First, second month lang magbayad, third and fourth, wala nang capacity na magbayad sa ating OFW. Uwi yung ating OFW huluhan dahil hindi na swelduhan. Number four, that pre-engagement seminar or similar activity be held before deployment to familiarize the employers about Filipino traits and culture. Yan ang sinasabi ko. Dapat yung mga employers, sineseminar din. Tulad ng pagsaseminar natin sa ating mga OFW para malaman natin mga OFW kung ano yung kultura, mga do's and don'ts doon sa lugar na si kanyang pupuntahan. Dapat ganun din yung mga employers para malaman nila kung ano yung kultura natin. Kung sino tayo nang sagay magkakaroon ng mutual understanding. Kasi meron mga employers na ayaw kumakanta o sumasayaw yung ating mga OFWs. Eh, yun yung kultura natin, masayahin tayong tao. Dahil lamang ikaw ay narinig ng amo mo kumanta, babatukan ka na, sisipain ka na. Heck no. Pero kung nasayaw na yung amo, na pag kumakanta, wala naman, hindi naman nakaabalas trabaho sa oras, let it be. Number five, that sufficient welfare desk officers be assigned to a sufficient number of OFWs within a given territory. And number six, the last but not the least, that both local and foreign recruitment agencies must submit to the DMW status reports, not just on quarterly basis, but on a monthly basis, just like what I said earlier. Apart from these recommendations, we have a tedious process of requiring from our OFWs and agencies several documents before they can be deployed. Tapos, meron tayong contract verification. Ito pang isang problema tong contract verification. Dami ko natatanggap na reklamo. Isang OFW na gusto nang umuwi ng Pilipinas, after ng kanyang contract, uwing-uwi na siya, pero dadaan muna sa butas ng karayom dahil sa contract verification ito. Magpapa-appointment siya
sa embahada natin, kung saan man, government agency, para mabigyan siya ng tinatawag nating contract verification. Mag-intay siya ng linggo o ilang linggo. Pagdating niya doon, pipila siya, mag-antay siya ng ilang oras sa pila. May seminars, medical exams at kung ano pang proseso bago ma-issue ang OEC. Despite these supposed safeguards, bakit ganito pa rin ang mga nangyayari? Ano pa ang ating pagkukulang at saan tayo nagkukulang? That's why we are here to discuss this. A year after Anara, bagamat wala pa rin malinaw na report kung ano talaga ang circumstances of death ni na Jolene, Jeline, and Riolene, I called this committee hearing today precisely to know from the DMW and OWA the urgent steps that we should adopt ASAP to prevent these tragic incidents. As of today, there are 121,503 Filipino workers deployed in Jeddah. Paano natin mapoproteksyonan ang bawat isa sa kanila? That's the big question. How do we monitor and promptly address their needs in cases of abuse, accidents, health emergencies, or in the event of war? Paano tayo magbibigay sa klolo para maiwasan na sila ay uwing bangkay? I understand that we have a bilateral labor agreement with the Kingdom of Saudi Arabia. Pero nakasaad ba doon kung paano natin mamonitor ng maigi ang kalagayan ng ating mga kababayan? While we laud the efforts of the Saudi government to finally settling the claims for workers who were previously retrenched by Saudi construction firms who went bankrupt, we must likewise ensure that the Saudi government provides continued protection for our workers. Kailangan meron din silang commitment na walang namamatay sa ating mga kababayan na nagsasakripisyo sa kanilang bansa. Our terms should be respected and upheld. And if these are violators to such agreements, if there are violators to such agreement, they must be penalized and held accountable in accordance with existing international covenants and laws. Maraming salamat.